Busy Persons, it's me again, your Busy Moms SJ, and welcome back to our lives. So for today's video, ito po ay para sa ating mga aspiring Filipino na gustong makarating dito sa Canada, lalong-lalo na po ang ating mga transit mixer operators and drivers. Dahil ang IPAMS ay magkakaroon ng open day recruitment. And take note, 2 days po ito sa kanilang building, sa IPAMS building po. And magaganap ito on July 20 to 21, 8 a.m. to 2 p.m. And magbibigay po sila ng 100 stubs for first come, first serve basis. Pero take note po, tandaan po natin na mabibigyan lang ang mga applicant ng stubs if complete documents ka na. Ano-ano naman po ang hinahanap na qualifications ni IPAMS para sa transit mixer operator / driver? Siyempre, pasok po dito ang high school graduate or ALS certified with TESDA NC2 certificate in heavy equipment operation / transit mixer. Kailangan din po male, young and energetic, more than 3 years of current experience as a transit mixer operator / driver, can perform basic welding, at syempre kailangan po meron siyang driver's license ng 4-wheel drive, and can speak basic English. Po ay legit, ang IPAMS ay absolutely zero fee. So it means na zero processing fee, zero salary deduction, no placement fee, and no exception sa lahat ng mga Pilipino. At syempre, kailangan po huwag natin kakalimutan, meron ka ng passport valid for more than 3 years, NBI clearance na walang criminal record, and effects abroad ka, foreign police clearance at PIOS certificate. Sa mga successful applicant who joined and screened during the event, eh, may endorse po sila sa mga employer for possible shortlisting and final interview. Oh wait, huwag ka munang excited. Make it sure na napasirox mo or photocopy mo yung mga original documents mo. Unang-una, yung printed and filled out form or evaluation form ni IPAMS. Pangalawa, detailed resume na meron dates of employment, duties, and responsibilities. Ito yung Canadian format resume. Pangatlo, passport na valid for more than 3 years at FIOS certificate. Saan nga po ba yung IPAMS building? So, sa 723 Aurora Boulevard, Barangay Mariana, New Manila, Quezon City. So, madali lang pong hanapin yan. Siguro naman, particular kayo sa Cubao. So, pagdating nyo sa Cubao, sakay po kayo ng papuntang Stop and Shop or Divisoria. Dadaan po yan doon, baba po kayo ng Robinson's Magnolia. So, tapat po siya ng Robinson's Magnolia. If hindi niyo po siya makita, ipagtanong niyo lang po. Marami na po nakakaalam ng IPAMS building sa area. And then, if ang gagaling naman po kayo ng Stop and Shop or Divisoria or Santa Cruz, sakay lang po kayo ng papuntang Cubao. And then sabihin nyo, ibaba kayo sa Robinson's Magnolia. Madali lang po siya makita, promise. Pero, mag-iingat po tayo sa mga scammers kasi maraming mga gumagamit ng pangalan ni IPAMS. Paalala lang po, disclaimer, hindi po ako HR manager, hindi po ako recruitment agency, wala po akong kumpanya dito sa Canada. Hindi po ako affiliate sa anumang kumpanya, sa anumang agency. Andito lang po ako para ipasilip ang buhay namin dito sa Canada, magbigay ng ilang tips kung paano kayo makakapunta dito sa Canada, ng ilang mga tips na sa tingin ko ay makakatulong sa ilang mga aspiring Filipino na gusto rin makarating dito sa Canada. Maraming salamat po and good luck. Sana matanggap kayo at magkita-kita tayo dito sa Canada. Don't forget to hit the like button, share and subscribe or follow niyo po ako. Maraming salamat. Bye!